Ayun, so good day ulit sa inyo guys. Welcome back ulit dito sa ating Palabi Trader na Crypto Kato channel. So bagong games po yung pag-uusapan natin ngayon. Ang pangalan po ng games natin is Crypto B. Ayan, so sa pangalan pa lang, alam mo na ng mga Bs yung ating mga main na bida po dito sa ating game. So pag-aralan po natin kung ano meron sa kanya, ano yung pinaka-storyline naman niya, tapos i-demo ko sa inyo guys yung ating pinaka-beta test sa kanya kasi okay na siya eh. So na-try ko na, smooth naman yung mga laro natin sa kanya, and then medyo madali nga lang pong gawin itong si Crypto B natin. Okay, so pag-usapan po natin kung ano meron dito sa bagong games po natin na to. Ayun, so welcome pa guys ulit dito sa ating channel at pag-usapan nga po natin ang pinakabagong games po natin na si Crypto B. Ayan, so kalalabas niya lang kasi ngayon nga is beta test yung ano pwede natin gawin. Yung ibang updates niya, halimbawa yung kanya mga social media, ina-update pa siya. So bagong-bago lang yung games natin guys, yung Discord at saka Twitter niya, ginagawa pa lang siya. So anyway, pag-aralan na lang natin kung anong meron dito sa kanya, and then i-demo ko yung actual na game para alam nyo na nga po yung pwede nyong gawin sa kanya later on pag ni-decide kayo na gusto yung pasukin yung ating games. Pero bago yan, as usual, bago tayong umpisa, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na Crypto Kato channel, and then hanapin mo po yung mga videos natin na merong pa GCash. Ayan. So nandiyan pa rin naman sila guys. So hindi pa natin na-announce yung iba. So take advantage and then double check mo na lang po sila. And then as always guys, yung ating disclaimer dito sa ating mga games is review lang itong ginagawa natin. Kayo pa rin magde-decide kung gusto yung pasukin, and then invest only what you can afford to lose dito sa ating mga games. Okay? So pag-aralan nga po natin kung anong meron dito sa ating Crypto B natin. So ito yung pinaka parang template niya dito sa kanyang pinaka website. So B nga po yung ating worker. So based dito sa kanyang storyline, so after working for decades in an office for a boss who despise you, you decide to leave everything. Maging parang isa kang beekeeper. Ayan. So alagaan mo yung mga bees natin. Mag-produce siya ng ating mga token. So what is Crypto B? Crypto B is a new original play to earn gamit nga po yung ating Binance Smart Chain. So yung ginamit ko dito is meron tayong beta test na ginamit is yung ating mga testnet na token sa kanya. So yung pinaka main na token natin guys is Honey. Ayan. So yun po yung ipoproduce ng ating mga NFTs kasi pwede siyang mag-farm, pwede siyang mag-battle. Ayan. So yun po yung mga main events natin dito sa ating game. And then yung pinoproduce nila, yung pinaglalabanan natin is yung ating Honey. Ayan. So tanda mo yan ha. Yan yung kailangan natin. So welcome home. So ito yung mga NFTs natin. Yan na mismo yung mga ano characters na makikita mo sa kanya. So mag-join ka sa kanila para makita mo yung ating mga bagong updates. So meron siya lang mga official documents. So mamaya papasadaan po natin yan. So meron siya mga updates dito na nakalagay. So welcome to Crypto B. Mga April pa pala siya nag-umpisa. Oh. Crypto B welcomes you to the wonderful world of beekeeping sa ating Binance Smart Chain naman. Tapos, in Crypto B, you play the role of an employee who has decided to leave everything and then maging beekeeper ka nga. So, yun nga lang, digital na siya. Tapos, ito yung parang pinaka-concept naman niya doon sa ating pinaka-actual na battle game sa kanya. So, ano lang naman siya? Representative lang siya. Ito yung mga parang NFTs natin sa kanya. Tapos, may bear din siya, NFT din yan. And then, meron siyang special na gamit dito sa ating pinaka-game. So, pwede mo i-click yung read more para makita mo yung update natin dyan. So, yung mga frequently asked questions, so pwede mong pasadaan to kung hindi mo pa masyadong kabisado yung ating game after natin ma-review. So, double check mo na lang. So, palabas na yung games natin guys, and then yun nga po siya para sa Binance Smart Chain. So, Honey yung pinaka-token natin siya sa kanya, and then paano ka bibili is pwede kang gamit yung BUSD mo, ipapalit mo sa ating pancake swap. So, wala pa naman yung ano guys, wala pa yung actual na tokens natin. So, antayin natin siya. Magkakaroon siya later on ng marketplace, and then release siya is later on sa browser and then sa mobile. So, yun yung target niya. How to get your first Honey? You will have to put your bee to work in the hive, or pwede kang bumili sa ating pancake swap. So, paano mo siya ma-claim? So, meron siyang bee apps. Kiklaim mo lang doon. So, every 3 days yung ano yung pagkuha natin sa kanya. And then, how does the Crypto Bee staff get paid? Is paid only when you mint. So, dapat meron kang NFT na gagamitin dito sa ating game. Okay? So, yun yung pinaka-main na information na makukuha mo sa kanya. Tapos, guys, yung mga social media,
double check mo na lang later on. Ang sabi sa atin is ongoing pa yung ano, ginagawa pa, inaayos pa nila. Kasi yun nga, nauna na ginawa nila yung ating pinaka main na game. Ayan. So bago natin puntahan yung mga white yung ating white paper, siguro i-demo ko na yung actual na games guys kasi meron na talaga siya. Ayan. So ito yung pinaka beta test natin sa kanya. I-connect mo lang yung wallet mo. Ito is testnet version, so whitelisted tayo. Kaya pwede nating i-try yung game. So gaya ng sabi niya kanina, so yung pinaka main na token natin is yung Honey. So nagpalit na ako sa kanya gamit yung BNB na testnet token. Ang unang pinagawa sa atin is yung ating HFUSD, parang BUSD equivalent ng ating Honey, and then pinambili ko ng ating Honey na token. So yan yung mga transactions na ginawa ko sa kanya. So once meron ka ng Honey sa kanya, punta ka dito sa pinaka-dashboard natin. Ayan o. So, nandito na yung pinoproduce na Honey ng mga NFTs ko kasi meron na ako eh. Tapos, you can claim every 3 days. So, kailangan mag-ipon ka muna. Withdraw mo. Then, after 3 days ulit, bago ka makabili sa kanya. Ito yung pinaka-home natin sa kanya. So, kung hindi ka pa marunong sa MetaMask, pero sa mga viewers ko is lahat naman is ready na marunong na sa MetaMask. So, no need to discuss yan. Pero pag hindi mo alam, click mo na lang yung ating YouTube. Okay. So, para makabili ka, makapag-mint ka ng ating NFTs, punta ka dito sa ating shop. So, dalawa yan. Merong NFTs and then meron siyang battle. So, pag wala ka pa, punta ka dito sa creature natin. Ito yung mga creature, yung mga beasts, yung mga bears, pwede kang makakuha yung ating queen. May queen din tayo dyan eh. So, pwede kang bumili dito. So, may price naman yan. Naka-fix na yung price. Parang oracle siya. So, hindi magbabago yung price niya kada mint mo sa kanya. So, para makabili ka, dapat meron kang Honey. Guys, sabi ko sa inyo, may mga nabili na ako dito eh. So, pero para ma-demo ko lang, click mo lang to, i-select mo kung ilan yung bibilin mo. Halimbawa, 5. And then, click mo yung ating buy. So, siguro try natin para makita nyo. Although meron na ako eh, so dapat meron kang Honey and then approve mo lang siya dito sa ating MetaMask. Ayan, so ito yung mga na-mint natin sa kanya. So tingnan natin, reveal natin. So may common, so may rarity din yan guys. May puro common yata ito. Ayan, meron din siyang rare. Tapos meron siyang production rate ng Honey. Ito yung pinaka-itsura niya. Tapos may yung vitality is yung parang life niya. So nagbabawas yan kada gamit natin sa kanya. So majority is puro common yung nakuha natin. Pero yung ibang NFTs ko, mayroong mga epic dito na nakuha natin. Mataas yung rarity. So bukod dito sa no, NFT mo, yung mga beasts or yung bears or queens na makukuha mo sa kanya, kailangan mo din ng hive. So yung hive naman is, syempre doon ka magkakaroon ng farming ng ating Honey. So meron din siyang cost dito. So pwede ka rin bumili sa kanya. So ganun din, imimint mo lang siya, buy. And then, yun nga, meron siya ulit minting. So marami siyang minting dito, pati yung pinaka main battle natin. Ayan, so ito yung mga na-mint natin guys ha. So reveal natin. So meron din siya rarity ha, may common. Dito malalaman mo kung ilan yung ano, yung pwedeng B na ilagay. So makikita mo dyan, yung boost is parang booster niya lang. Ayan, so yan yung mga NFTs na nakuha natin sa kanya. Okay, so once makakuha ka, dito pala sa shop, later on, kasi may vitality yung mga NFTs natin, yung kanilang puso dito. Pag naubos yan, hindi na siya mag-farm or pwedeng gamitin sa battle. So, kailangan mo siyang i-heal and then gagamitin mo yung Honey natin. Yung raw Honey is yung mga nakuha niya or yung pinaka-main na Honey natin sa kanya. So, yung ating hive naman, so, dapat lagyan mo siya ng protections. Kasi ang pinaka-gameplay niya sa battle, pag wala kang protection, pwede kang kalabanin. So, hindi mo alam may kumakalaban pala sa'yo and then, ma-steal niya yung, ano, yung mga Honey mo. So, meron din siyang timer, halimbawa, 12 hours na walang pwedeng lumaban sa'yo, makapag-steal ng Honey mo. Pero magbabayad ka dito ng 12 Honey. So, yun yung pinaka-protection mo naman sa kanya. Okay? So, ito yung mga NFTs ko, guys. Kanina, nakapag-mint na ako ng maraming hive. Yan, yung mga hive natin. Hindi ko naman magamit lahat kasi kailangan mo lagyan niya ng mga NFTs natin. So, yan yung hives natin. Tapos, may mga rarity din yan, no? Ayan, may number and then slots is ilang B yung pwede mong ilagay sa kanya. Yung mga Bs na na-mint ko, ito naman siya. Ayan. So, may epic pa nga ako nakuha sa kanya. So, tignan mo, vitality niya mataas 40 and then production is
1.53 per hour ang ano niyan, ang gawa. So ganyan karami yung ano pwede niya ma-produce. Mahal yung ano isang honey natin dito eh. Parang equivalent niya is 1 USD. Ayan, so ito yung mga NFTs natin. So kung at work siya, may nakalagay dito. At work siya. Tapos yung queen, yung mga queens natin, ayan, meron akong dalawa. Yung queen naman, booster yan. So dapat yung hive mo meron queen para mas dumami pa yung mga ma-farm mo na ano na honey sa kanya. Yung bears, additional na lang to, wala tayong nakuha. Pero meron din siyang magandang epekto sa shield. At saka dun sa mga battle natin, mas malakas yung NFTs mo sa kanya. So yung battle natin, ayan. So malalaman mo naman dito, meron kang pwedeng mga kalabanin. Ayan. So itong mga to, pwede mong kalabanin. Yung may, merong fight. Ayan. So meron na silang mga gumagawa dito. So may mga na-meet na sila. So pwede mo nakawin yung ano, yung honey na nakalagay sa kanya. Hindi pwede to kasi can't fight yung nakalagay. Hanap tayo ng isa. Tapos try natin. Tapos ito, hive versus hive. So meron tayong working dito, apat na bees sa kanya, dalawa lang. So make sure kung wala kang bear, wala din siya para mas malakas yung laban mo. So click mo lang yung fight natin and then mag-meet ka din sa kanya para makapag-fight siya. And then wait mo na lang yung results niya kung ilang honey. Ayan, so nanalo tayo sa kanya, meron tayong nakuha na 5 honey. Oh. Laki niyan, 5 honey yung ano, nakuha natin sa kalaban natin. So pwede mo siyang itry ng itry hanggat pwede mo pa siyang ilaban. Pag ayaw na, yun, magbabayad ka sa kanya para ma-heal mo yung ating mga NFTs naman. Okay? So ito yung ating farming mode sa kanya, yung ating parang palakol dito. Makita mo yung rate niya, 3.72 honey per hour siya. Tapos apat yung nakalagay. May booster, 16%. Wala tayong shield eh. So kung gusto natin na safe tayo, magbabay tayo sa kanya. Tapos ito yung mga NFTs natin sa kanya. Ayan o. Meron siyang puso. So yan yung ano niya, vitality. So ito yung isang, ito yung isang farm ko and then ito din yung isa. So pwede ko mag-mint ng mag-mint kahit ilan yung farm na gusto mong gawin sa kanya. Okay? So wala siyang competition. Meron siyang competition eh kung ilan yung pwedeng ma-produce. Ayan. Tapos yung eto naman, later on ko meron na tayong makuha sa kanya na coins naman. Okay? So yun lang pinaka-main na gameplay natin. So yung farming at saka yung ating battle mode. Ayan. So para magkaroon ka ng konting idea pa, so pwede mong bisitahin yung ating white paper. Nandito naman yung mga details niya. So para hindi ka malito kung paano siya laruin, tapos ano yung mga final rules ng ating games. Kasi lahat hindi naman natin na-discuss. Ayan. So honey yung pinaka-main na token natin sa kanya. Wala pa yung contract address. So ginagawa pa yan. Guys, so wait na lang natin. Collection, ayan. So mga bees yung collection natin. Meron din siya mga skins dito eh. Tapos yung price nakalagay dito per NFT natin. Pag once okay na yung game natin, 0.07 BNB or $25 yung conversion natin sa isang honey dun sa ating pancake swap. Ayan. So ito yung mga creatures natin. Yan yung ginawa natin na example, marketplace wala pa. Roadmap niya ngayong Q2 is ongoing launching ng ating beta test, which is okay na. Tapos medyo malapit na siya, guys. Tapos ang bantayan mo sa kanya, kung gusto mo talaga yung games, meron tayong Genesis pack sale. So ito yung mga, di ba may puso, may vitality. Ito, pag kinuha mo siya, wala siyang ano, hindi siya nanghihina, malakas yung NFT mo. Kaya lang, syempre, mas mahal yung ano, yung price naman niya. Ayan. So yung mga creatures natin, nandito yung mga percent loot niya, may beast, queens, and bears. Tapos ano yung gamit niya, nandito rin naman siya. So pwede mong i-double check yan, guys, ha. So hindi natin babasahin lahat kasi medyo madami siya. So farming and fighting yung ano, yung pwede nating gawin dito sa game natin. Tapos yun nga, may production rate siya from 0.5 to 3 hour depending of rarity ng ating beast. Ayan, oh. So ito yung health, yung sinasabi sa inyo. Yan yung mahalaga, tapos yung production rate ng ating mga NFTs. Ayan, so yan yung mga beast natin. Queen beast is parang ano lang yan, booster. Ayan, so may gamit siya sa pag-boost ng honey production. May certain na percentage. Tapos meron din siyang health. Ayan. So mas maganda, legendary or epic yung rarity. Ito yung bears, yung hindi ko na-mint. Pero yun nga, maganda rin siya pang laban. Pwede mo siyang upgrade. So tataas siya level 1 to level 5. So yun nga lang, kocombine mo yung mga bears. Tapos yung hives, so yun yung nakita natin. Meron din siyang booster and then storage capacity and then yung loots or ilan yung kaya niyang gawin na honey natin. Farm mode yung pinakaunang game and then yung second game natin is yung ating battle fight.
ito yung na-demo ko sa inyo na ano, na battle fight natin sa kanya. Ayan. So, yun yung laban natin. Tapos, mahalaga is yung health and then yung shield. So, kailangan natin itong shield na to. Ayan. So, claim ka is every 3 days yung claiming natin ng ating token. May limit siya is 4,000 honey. So, yan lang yung maximum na pwede mong i-withdraw para daw sa mga whales. Okay? So, Genesis Pack, yan yung nabasa nyo kanina. Unlimited yung ano neto, yung vitality. So, hindi siya nanghihina. Okay? So, double check mo na lang yan. Tapos, yung team na gumawa is hindi siya docs. So, hindi pa natin nakita, guys. Social media is ongoing pa lang siya. So, hindi pa niya masyadong na-set up as of this time. Naman. Okay, so yun lang po yung ating games dito kay CryptoB. So madali lang intindihin. Farming and battle mode lang po siya. Kung meron kayong questions, ilagay mo sa comment section. And then see you again sa ating next CryptoVlog.